Good morning mga kapalaboy! Kaway-kaway mga totoma and I! Welcome po tayong lahat dito sa Liglig, San Juan, La Union, sa farm ni Sir... Roger sa Liglig, no? So mga kapalaboy, so ito yung kanyang farm na tabako. Yan. Tatanungin natin sa kanya yung mga mahalagang information sa pagtatanim ng tabako, kung bakit ganito kalaki yung kanyang tabako, no? Napakalago. So... Si Roger, ano yung similya mo ng ano variety ng tabako? LP4. LP4 na number. Number, oh. So LP4 ang variety niya, no. So sa pagtanim niyo nito, sir, ano ba to siya? Seeds ba or yung na tubo na siya, seedling na siya. Oh. So from seeds, ilang araw siya bago itanim? 30 days. So pinapatubo mo na siya sa parang seedling tree. Oh. Tapos after ng 30 days itatanim na siya dito. Transplant na. Oh. Yan. Ilang araw sir ang antayin natin from transplant, day of transplant, tapos pwede na tayong mag-harvest? Mga 60 to 70 days. Ayun, madali lang, 2 buwan, 60 to 70 days. So inaapas lang. Harvest na ito. So sir, matanong ko lang sir, bakit ganito siya kalago, no? May ina-apply kang abono nito, sir? Oh, marami. 2 klaseng abono. Sa halimbawa sa pagtanim niya, ilang araw bago mag-apply tayo ng abono? Bago itanim, magbasal ka muna ng complete. Complete fertilizer. Oh. 'Yun ang basal mo na dito. Oh. Mga gaano ka karami mga isang kutsara? Isang kalahating kutsara ang ilalagay mo. Ilalagay. Buo 'yun siya, hindi 'yun sa tubig na nahalo. Hindi. Bali, kuha mo lang, ihagis mo lang sa pagtataniman. Halimbawa, dito natin siya itatanim, dito din siya ilalagay yung basal? Oo. Oh. Yung dito. Basal, dito sa may parang ito yung pagtataniman. Linya. Alam yung linya niya. Ihagin ko lang. Parang linya lang, igaganyan, bubod lang, linya. Bubod ko lang, ganun. Okay, kasi kala ko pag buo siya, di ba, para mamatay. Pag kinabukasan, tanim na. Oh, halimbawa, ito yung tataniman natin, dito ibobobod yun. Ibobobod. Estimate lang. Estimate na lang. So halimbawa, dito sa ulang puno, hindi magagamit yung fertilizer eh. Sa pangalawang, ano yan? Pangalawang abono na. Pangalawang abono. Kasi may araw na, pag lumaki, pangalawang abono na yung urea. Okay. So halimbawa, sa pagtanim natin, basal muna ng complete fertilizer. Complete, oh. Tapos, ilang araw bago mag-apply tayo ng urea? Siguro 2 weeks. 2 weeks, so mga 14 days, apply tayo ng urea sa puno na. Oh, sa puno na. Mga Idris. Mga ilang ano yun? Mga ilang... Ganon din, mga isang kutsara per puno yun. Oo, per puno. Tapos, may next pa tayong paglagay ng abono? Oh, parang yun, pangatlong abono na, urea pa rin, pero urea. Pag medyo malaki na, malapit na siyang mag-flower. So mga ilang days yun sa... Ganun din, mga abutin siguro ng mga 20 days. Plus 20 days mula sa 14 days. Oo. So mga isang kalahati malapit sa ano, more than 1 month. Oo. Kasi pag mag 2 months na, doon na tayo mag-harvest, no? Oo, 2 months na. Ayun, so first, una sa pag-abono natin, basal muna, no, ng complete. Basal, complete. Tapos after 14 days, na urea na abono. Side dress. Yung paganyan. Malapit sa puno. Side dress. Tapos plus 20 days, mag-a-apply na tayo ng urea ulit. Ganon din, side dress din. Ganon din. Ano yung pag-side dress, pag ganito din? Hindi, yung doon sa gilid-gilid lang ilalagay. Halimbawa, ito, dito lang ilalagay. Malayo lang kasi... mainit kasi yung buwan. Mamamatay siya, abuno, no? Yun na yung last na abono natin. Pangatlong abono, no? Yun yung fertilizer. Sa ano naman, sir, kasi wala ditong masyadong ulan, di ba? More than 1 month na dito sa La Union, walang ulan. Paano yung pagpatubig nyo nito, sir? Kumukuha kami dun sa kulukol. Diyan sa baba, sa parang bubon niya. Tapos water pump lang. Water pump, tapos mayroong mga hose. Parang madidilig na lang kami. So dito na pinapadaan yung ano, yung tubig. Sa umpisa pa lang, sa puno-puno pa lang pag maliliit pa. Pag ganito na, dito na sa may... Sa lahat na? Sa gitna-gitna na niya. Ilang halimbawa ngayon, isang buwan na, di ba walang init? Mga bawat ilang araw tayo nagdidilig dito? Para maano lahat? Itong ganito, maabutan ako ng isang linggo.
Kasi rotation, no? Kasi isang araw hindi naman to lahat malagyan ng tubig. Oh. Halimbawa, dito ngayong araw, dito lang yung mapuno niya pagkabukas. Isang araw lang, dyan ulit. Yan lang. Para abutin ng isang linggo itong ganitong buwan. Ay, dahil sa dilig. After nito, matagal. Yung doon sa pinakauna, tuyo na ulit. Tuyo na ulit. Ayun, so maano tayo sa... Abutan naman ng mga dalawang linggo, patubig ka na naman. Ah, dalawang linggo ulit? Oo, patubig ka na naman. So kasi matagal naman siyang mag-dry, no? Oo, mag-dry. Paano pag umulan, wala na? Pag umulan, pag malakas, medyo masisira yung mga tanim. Pag malulunod ang buwan, eh. Ang punuan tabako. Niya. So, pag sira. Masubra ng tubig. So mas maganda pala sa tabako, mainit. Kahit ito lang ng ulan, wala problema. Summer talaga ang pangtabako. Ay, summer siya. Hindi siya pwede sa tag-ulan. So, sir, sa ganito, ilang buwan na ito siya ngayon? Mga 2 months na siguro, marapit na mag 2 months. 2 months. So, ilang araw na lang tapos ma-harvest natin to? Mga siguro, mga 15 days. Ah, 15 days na lang? Mm. So, kasi diyan, sir, may nakita ko, wala na siyang bulaklak. So, antayin muna magbulaklak tapos putulin? Oo. Ay... So ito kasi siya mga kapalaboy, no, pinuputol. Bakit pinuputol, sir? Para lumaki ang mga dahon niya. Dito? Pag hindi siya naputol, dito mapunta yung resistensya niya. Oo, resistensya. Diyan lahat ang mga resistensya pag hindi mapuputol. So halimbawa, ganito sir, saan banda yung pinuputol? Dito natin pinuputol. Ay, dito? Parang tanggalin natin yung mga pangatlong dahon. Dahon mula sa taas. So halimbawa, ito. 1, 2, 3. Pero yung iba, bibilangin nila kung ilan na ang mga dahon hanggang 12 to 14 ang matitira. Ah, 12 to 14. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hindi mo isasali itong nasa baba kasi... Wala to, reject to. O, dito ka na mag-umpisa. Ito, pwede ito tanggalin. Sa tatlo, hindi mo isasama. Dito ka na mag-umpisa. Tatlo. Dapat... So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O, to 14 kasi. 13, 14. Oh, hindi maganda rin 15 pag malalaki pa dito mula. Oh, kasi sayang. Oh, sayang. 'Di ba ito yung first class, yung first taas. Class. Oh, sa tuktok. So, ito wala na to. 1 2 3, hindi sulit tanggal kasi malaki ito, kasali ito. Oh, kasali na rin. Yun. Yung malalaki. Diyan maganda, no. So, sinapansin ko kasi may gamot na hinahalo, nilalagay pag once na putol na. Oh. Anong gamot 'yun, sir? Plamix. Plamix? Oh. Para sa tabako talaga 'yun, para ilagay mo dito para hindi itutubo itong mga dito, mga kuan niya sa ringit. So halimbawa pag halimbawa dito pinutol natin. Oo. Tapos tanggalin natin to. Tanggalin natin kunti kasi nakalaki na siya para ibuhos natin yung sinasabi kong plamix. Plamix. Para hindi natutubo, hindi nalalaki to. Titigil sila, mamamatay sila. Ay. Para lalaki ang mga dahon. Mga dahon niya. Yung kakapal. So halimbawa yung makakain ito ng sustansya sa dahon na pupunta. Sa dahon na pupunta na lahat. Ayun. Tapos patubig ka na lang para... Para lumaki, lumago, lang lumago. May sisipin silang guan, tubig. So, yan, ituturo ni Sir Roger, sir, no? Oo. Ni Sir Roger yung paano pagputol. Paano yan, sir, pinuputol lang ba? Ito, 1, 2, 3. So... Ganun na lang. Pwede palang kamay lang. Oo. Pwede din kutsilyo. Pwede din kutsilyo. Ay, yung kumpay. Ay, yung parang garab siya. Oo, galab. Oo, or yung sanggot. Oo, sanggot. Yan, halimbawa ito naputol. So ito siya, tatanggalin pa itong maliit, sir? Pwede na rin hindi dahil pag natamaan ito ng plamix, talagang hindi na titigil ito, mamamatay. Mamamatay na ito siya? Oo. So paano yung pag-apply, sir? Ha? So mga kagulay, ito yung natimpla. Tinatawag na plamix? Oh, may plamix, natimpla na plamix. Natimpla na, ano yun, sir? Liquid ba yung plamix or powder? Liquid. 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 Sa halimbawa, isang litro na ganitong 1.5 ml, ilang ml yung plamix natin na nilagay? Pare, buwan lang. Parang 20 ml lang yata. 20 ml? 10 ml, kunti lang ang nilagay. 10 ml? Ah, maliit lang. Maliit lang. So, yellow yung kulay niya agad. Oh. Halimbawa, tubig natin ganito, plus 10 ml, ito na siya. Oo, ganyan na ang labas. So, gaano karaming napin natin dito, sir? Bali, ibubuhos mo na lang hanggang papunta sa baba. Sige daw, mga friend. Ay, ganyan. May butas ganun. Na pala. Oo, ginilagyan ko ng butas. Ganun mo na lang. Para hindi tutubo hanggang sa baba. Yan. Ah, hindi pala ito ang nilagyan ng plamix? Itong mga ganitong mga tumutubo. Ah, yung tumutubo. Kasi bawat dahon, mayroong tumutubo dyan. Ayun palang mamamatay. Oh. Akala ko itong pinutol, dito ilalagay dito, ang plamix. Wala nang tutubo dito eh. Ayun. Halimbawa ito. Oh, sige. Ito, ako puputol lang palaboy, no? So, bibilang tayo ng tatlo. 1, 2, 3. Dito tayo puputol. Oh, yan.
Sige. Yan. So ito hindi na natin tanggalin kasi maglagay tayo ng plumix sa mamatay na to. Mamatay na yan. Yan. Yan, ganyan na. Ganyan na. So tapon na to. Tapon na yan. Yan. So kasi mga kapalabo, hindi nila ginagamit ang seeds nito, sir, no? Kasi binibili na lang. Yan. So ito, maglalagay tayo. Ito lang yung lalagyan natin. Ito. Basta buhos mo na lang dyan sa mga... Yan. Basain lang natin to. Basain. Basta-basain mo na lang. Yan, hanggang baba na. So yan na mga kapalaboy. Yan. Ganyan na. Yan. So mga kapalaboy, isa-isa siyang nilalagay, no? Si nanay naglalagay din ng plumix, no? So isa-isa talaga siya. So bakit, sir, halang nilalagyan pa? Halimbawa, pag nagputol tayo, tatanggalin lang natin yung mga ano niya, yung mga tubo. Ah, matrabaho. Paulit-ulit ka. Apat na araw, babalikan na naman dahil malalaki. Kasi may mag, may magtubo ulit? Oh, tutubo lahat. Tutubo ulit lahat. Ah, yun. So, pag nagtanggal lang tayo, dapat yung ano na, yung may bulaklak na, gaya nito. Oh, flowering na. Flowering, halang buwan nito, no? Pwede na to siya tanggalin. Oh, ganyan. Mga may lumabas na, ganyan. Oh. Ayan. So, halimbawa ito, sir, medyo dili siya, no? Oh, dili. Hindi po to siya pwedeng putulin. Minsan pinuputulo namin pag kuan kasi mayroon ng lumalabas may na may flower na. Basta tinantiyan naman lang namin dito namin puputulin sa maliliit. Halimbawa yung ganyan diyan, lahat naputol na yan diyan. Oo, naputol. Basta na may bulaklak na. Pag wala pang bulaklak, kagaya nito. Babalikan naman na hanggang lumabas yung bulaklak. So ito pwede natong putulin. Oo. Hanggang putulin hanggang dito, dito namin puputulin. Tatlo. Kasi sayang 'to lalaki pa 'to pag. Kasi ito yung class A, no. Ayan, so maganda pala, no. So, ang ano kasi mga kapalaboy, ang seeds ni sir, binibili nyo lang, sir, no? O binibili namin sa kumpanya. Yung tubo na yon siya, tubo na. Oo, seedling. Magkano yung isa? 45 seeds ang isang puno. Isang puno, 45 centavos. Oo, centavos. So, sa ito na area, sir, mga ilang seeds ito? Yung area mo na ito? Ito, mga... ang mga mga isang hektarya din ito eh. 8,000 to eh. Wala pa, mga, wala pang... wala pang kalahati ito, mga 4,500 lang ito, kulang ng 500 para magkalahati hektarya. So 4,500 square meter, 8,000 na puno ng tabako. So mga kapalaboy, tanungin natin si sir kung di ba paborito ng ano ng tabako yung tag-init. Paano pag tagulan, sir, ano yung mga sakit niya, lumalabas yung sakit niya? Mamamatay siya. Mamamatay itong tabako dahil mamamatay siya. Hindi niya hindi niya kaya yung maraming tubig. So ito na mga kapalaboy. Ito, so bibilangin natin nasa 8, 'di ba? Tayo sa 1 kilo. 1 2 3 4 5 6 7 8. So ganito karami ang makabuo ng 1 kilo. Ang dami pala. Pero sobra din siguro, sir, no, sa 1 kilo ang ganito karami. Pero pag nag-dry kasi magaan siya, no? Ganito lang siya kagaan. Parang wala nang... walang bigat. Walang bigat na pag matuyo eh. Oh, so kahit marami siya, siguro pag hindi patuyo, 1 kilo bawat puno. Pag hindi patuyo. Pero pag natuyo, 1 kilo, 8 puno na. Walang puno. Kasi dapat dry siya, no? So ito na yung labas niya. So yan mga kapalaboy, no? Sana may natutunan po kayo sa video na ito. At marami tayong natutunan din kay Sir Roger about sa tobacco farming. So, Sir Roger, ano ma-advise mo sa kanila sa mga gusto palang magsubok tanim ng tabako para magiging successful yung pagtatanim ganito kalaki, ganito kalawak, marami tayong ma-harvest. Ano yung mga ma-advise mo sa kanila? Alaga lang, araw-araw mong puntahan ang yung pananim para malagaan mo ng gusto at saka kumonsulta ka na rin sa mga technician sa inyong in-apply ang budiga kasi sila ang magdidimo sa inyo kung anong gagawin. Anong gagawin? Ayan. So yun mga kapalaboy, no, dapat kasi once nagtanim tayo, dapat may technician talagang marunong. Mayroon. Sila yung pinaka-expert. Kasi pag may expert na tayong kinukonsulta, alam na natin yung gagawin. May iwasan natin yung failure, no? Kasi kung wala tayong mga expert, hindi natin alam. Ano kung ano-ano lang yung ginagawa natin, malaki yung magagastos natin, pero mafi-failure pa rin tayo, no? Kasi hindi tayo straight sa kanyang sakit, kung ano-ano yung nilagay natin. Gagawin natin. Tapos hindi din gagaling yung pananim natin. So yan mga kapalaboy, no? Maraming salamat mga kapalaboy, at saka kung may natutunan po kayo sa video na ito, paklik naman yung subscribe button namin dyan, at saka ishare na rin yung video, at saka i-click yung notification bell para marami pa po tayong matutunan na mga tips, videos, at saka techniques about sa pagiging successful farming. Maraming salamat at happy farming po sa ating lahat.
Salamat, sir. Thank you.